This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po. Ano ang tamang tanong? What are the right questions? Yan po ang tatalakayin natin sa gabing ito. E pag sinabi nating right questions, ibig sabihin, merong wrong questions. Pag sinabi nating tamang tanong, ibig sabihin, mayroong maling tanong. Pag right questions, dapat right answers. Pero kung wrong question, kahit na right answer, wrong pa rin. Bakit? Wrong yung question eh. Eh ganyan po ang nangyayari ngayon dito sa ating pamahalaan, dito sa Mama sa Pano incident. Ang daming tanong. Pero hindi lahat tama. Ang daming sagot. Pero mas maraming mali kaysa tama. Bakit? Nandyan na yung kulang ng katapatan. Nandyan pa yung kulang ng kompetensya. Eh, hindi maganda. Eh, pati ang sarili natin, mga kababayan, tinatanong ko ang sarili ko. Ito ba mga tinatalakay natin sa ating programa? Tumutugon sa mga tamang tanong o sa maling tanong? Yung tamang tanong, yung makakapagmulat sa kamalayan ng ating mga kababayan, yung makakatulong na maunawaan ng ating mga kababayan kung ano ang nangyayari sa ating lipunan, kung saan tayo patungo at kung saan tayo nanggaling. Sa madaling sabi, yung kasaysayan natin doon sa nakaraan, the past, kasalukuyan, the present, at yung hinaharap, the future, kailangan ang mga tanong natin dyan. Tama. Hindi pwedeng yung tanong, yung tamang tanong sa nakaraan, itatanong natin sa hinaharap. Hindi. Hindi rin pwedeng pagbalik-balik-ta rin. Bakit? Iba na ang sitwasyon sa nakaraan. Iba ang sitwasyon sa kasalukuyan at iba ang sitwasyon sa hinaharap. Gayunpaman, alam natin na ang pangangailangang kagyat, yung mga batayang karapatan ng ating taumbayan ay pare-pareho mula noon hanggang ngayon hanggang sa hinaharap. Kaya yung katanungan tungkol sa ating mga batayang karapatan na nasa ating saligang batas ay dapat nating suriing maigi. Bakit? Baka sinasayang lang natin ang buhay natin. Sinasayang lang natin ang panahon natin. Sinasayang lang natin yung oras sa Global News Network na tumatalakay tayo ng mga usapin na hindi naman batayan. Usapin na sabihin nating tama, eh merong mga mas tamang usapin. At yung pinakatamang usapin,
Susubukan natin, mga kababayan, na sa pagkakataong ito, ay sisimulan natin sa programang pinapanood nyo ngayon na tumalakay sa mga pinakatamang tanong. Yung pinakatamang tanong, mga kababayan, dapat simple lang. Dapat kahit na yung mga tindero, tindera, driver, barbero, basurero, basurera, maiintindihan yan. Hindi yung pwedeng, hindi maaaring sabihin na makakaintindi lang ng mga mahalagang tanong, yung pinakamahalagang tanong sa ating lipunan, sa ating pamahalaan, ay yun lamang nauunawaan ng mga profesor sa kolehiyo. Hindi. Kailangan nauunawaan ng pangkaraniwang mamamayan. Dahil kung hindi, may problema. Bakit? Sa punot dulo ng buhay ng ating lipunan, yan po ay nakasalalay sa pinagsama-samang pagtulong-tulong ng bawat isang mamamayan. Lahat, nakikinabang lahat dapat nagko-contribute, may kontribusyon doon sa ating mga pangangailangan upang manatili ang ating lipunan. Yung magsasaka, nagtatanim ng mga halaman na makakain natin. Yung mangingisda, mangingisda ng isda sa ating mga karagatan. Yung iba, magtatanim ng mga puno para yung mga puno magagamit natin paggawa ng bahay. At kung ano-ano pang mga industriya. Pero, alam din natin na kanya-kanyang galing ang bawat nilalang. Kaya nga may paaralan eh. O, ikaw, anong gusto mong gawin paglaki mo? Gusto ko maging pulis. Gusto niya law enforcement. Ako, gusto ko maging mga ngalakal, negosyante. Mahilig ako sa business. Pwede yan. Ako, gusto ko manggamot. Pwede yan. Ngayon, alam din natin, mga kababayan, na kapag ka pumili ka na ng iyong profesyon o hanap buhay, ay hindi mo na maasikaso yung pagtugon sa iyong ibang pangangailangan. Kaya yung katulad ng ating mga cameraman dito, 8 oras, 10 oras nasa likod ng kamera. Hindi na sila makakapagtanim ng gulay. Ayan. Hindi na sila pwede mag-alaga ng mga hayop para hindi na sila kailangan bumili at mamalengke. Hindi. Hindi rin sila makakapagtanim ng palay. Bakit? Ginagawa yan ng mga magsasaka. Kaya nga, yung mga empleyado, katulad ng mga cameraman na yan, umaasa doon sa kontribusyon ng iba nating mga kababayan at yung mga iba nating kababayan, umaasa din doon sa cameraman, sa kanilang tanging galing sa paghawak ng camera. Ako nga, hindi marunong humawak ng camera eh. Paano tayo makakapagtalastasan sa global news network kung walang cameraman? Kaya, kanya-kanya ng galing, kanya-kanya ng kontribusyon. Ngayon, sinong tutugon sa pangangailangan ng cameraman o ng empleyado? Sa pangangailangan ng kanilang pamilya? Pagkain, edukasyon, kalusugan, proteksyon, seguridad, pamamahay, hanap buhay. Ayan po ay tutugunan ng mga iba nating kababayan. Kumbaga, sa ating lipunan, sa lipunan Pilipino, tulong-tulong tayo. Palitan tayo ng galing, palitan tayo ng kontribusyon, palitan tayo ng mga produkto para mabuhay tayong sabay-sabay na may kanya-kanyang angking galing. Yan. Ang problema ito. O sige, ako maglilingkod bilang cameraman, o bilang clerk, bilang staff. Paano yung bigas na kailangan kong kainin? Bibili ako sa palengke. Kailangan kong kumuha ng bigas. Kailangan kong kumuha ng karne, ng gulay.
Di ba? Eh, para kung, para makakuha ka ng gulay, para makakuha ka ng kakainin, para makakuha ka ng gamot at serbisyong pangmediko para sa iyong mga may mga minamahal sa buhay na may karamdaman, anong kailangan mo? Ayan na. Ito na po yung tamang tanong. Anong bagay, anong sistema ang ating ginagamit sa ating lipunan upang maayos na makapagpalitan tayo ng pakinabang sa isa't isa? Yung iba, ang ipinagpapalit, yung kalakal, pagkain, tubig, kuryente, may gumagawa niyan. Yung iba, ang ipinagpapalit, ang kontribusyon, yung kanilang na angking, natatanging galing. Ano yun? Yung mga specialty. Doctors, lawyers, engineers, technicians, o studio cameraman, yun, mga photographer, yun. E paano nila pakikinabangan yung angking galing nila na hindi masasakripisyo yung pangangailangan ng kanilang pamilya? Ayan na. Diyan na papasok yung tamang tanong. Ano yun, mga kababayan? Parang bugtong, no? Pero ang totoo, alam natin lahat yan. Isang salita lang. Ano yun? Salapi. Pera. Kwarta. Hindi ba? Yung empleyado, papasok alas 8 ng umaga hanggang alas 5. Minsan hanggang alas 7. Minsan hanggang alas 10 ng gabi. Doon sa panahon niya, doon sa pagod niya, bibigyan siya ng salapi na ang katumbas ay sa teorya sapat na para siya makabili ng ibang pangangailangan ng kanyang pamilya. Upa sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, baon ng anak sa eskwela, pang-tuition, pandamit, pambili ng damit, etc., etc. Pera ang kailangan. Di ba, mga kababayan? Kaya yung mga empleyado, tuwing kinsenas, tuwing katapusan ng buwan, pumipila sa ATM, pumipila sa payroll master para kumubra ng pera na ang katumbas sa teorya ay yung kanilang pagod at yung kanilang panahon. Isipin mo, sa halip na matulog pa, eh pabila kailangan, bumangon ka ng alas 7, alas 6 para makapasok ng alas 8 ng umaga. Tapos, wala ka ng ibang gagawin, kundi maglingkod dun sa employer mo hanggang alas 5 ng hapon. O edi wala ka ng kalayaan dun. Nakatali ka! Naintindihan ba natin yon? Nakatali ka! Binibenta mo yung oras mo. Binibenta mo yung lakas mo. Hindi ba ganun yun? Oo! Kunyari na lang yung sabihin, I enjoy my work. Ah! Even if you don't enjoy your work, you have to work. Otherwise, you will not get paid. Otherwise, you will have no money to buy your food or to support your family. Oh. Ah? Andun na yun. Ang matalinong paraan, kung anong trabaho mo, mahalin mo. Pilitin mo maging masaya. Pero ang tinitingnan natin, mga kababayan, hindi yung individual na sitwasyon. Ang tinitingnan natin yung kabuuan. Hindi lamang ng paglapat nitong sistemang ito sa lipunang Pilipino, kundi sa buong sangkatauhan. Ganun ang kalakaran. Sa buong mundo, ang karamihan pumapasok sa trabaho para magkasweldo. Ang dapat nating unawain, hindi lahat ng nagtatrabaho masaya sa kanilang trabaho. At marami sa kanila,
sobra sa trabaho, kulang sa sweldo, o sabihin nyo hindi totoo. Alam nyo yan. Anong ginagawa ng gobyerno para maprotektahan ng mamamayang Pilipino? Yung gobyerno ng ibang bansa para maprotektahan ng karamihan ng kanilang mga mamamayan na pangkaraniwang empleyado? Nagpapasa sila ng minimum wage law. Ang paliwanag, protection yan para sa mga mamamayan. Para walang bababa na trabaho na hindi babayaran na mas mababa dyan sa, ano, sa minimum wage. Sa Metro Manila, 450 na yata, 460. Sa 8 oras, ha? Pero ano ang kabaliktaran noon, mga kababayan? Ano yung ibang pananaw doon? Sinasabi ng mga gumagawa ng batas, pinoprotektahan namin yung mga obrero. Kaya may minimum wage. Tapos exempt sila sa income tax. Parang galing, no? Pero ano ang katotohanan, mga kababayan? Ginagamit ang minimum wage law para wag taasan ang sweldo ng nakakarami. Hindi ba? Eh, may compliance na kami, minimum. See? Eh, minimum, nakapako ka na sa minimum, sa 450, 460. Pero ang presyo ng mga bilihin, panay ang taas. Upa sa bahay, kuryente, gasolina, tubig. Sus, Mario Joseph. Kaya, huwag na tayo magtaka kung bakit marami pa rin ang mahirap sa ating bansa at lalo silang dumadami sa paglipas ng panahon. Kaya, yan ang ating kinikilalang tamang tanong. Bakit? Ito nga sinasabi natin. Nakaugat yan doon sa pag-unawa natin sa sistema ng ating pananalapi. Merong magic. yung mga mahihirap, kayod ng kayod, napakasipag. Mahirap pa rin. Yung mga mayayaman, hindi na nga nagtatrabaho, sobra-sobra ang pagkain sa refrigerator. Sobra-sobra ang lupa at bahay. Hindi nagtatrabaho. Ganun bang pinaniniwalaan nating plano ng lumikha? Hindi. Kasi ang alam natin, all men are created equal. Pantay-pantay dapat. Lahat tayo anak ng Diyos. Bakit yung iba kumakain kahit hindi nagtatrabaho? Yung iba, trabaho na nga ng trabaho. Kulang pa rin sa pagkain. Masama, wala pang trabaho yung marami. Kaya nag-abroad na lang. Sabihin nyo hindi totoo yan. Kaya ang tanong, anong klaseng sistema meron tayo at ganito ang naging resulta ng ating lipunan? Yung maraming mahirap, lalong humihirap, yung kakaunting mayaman, lalong yumayaman. Ang tanong, ang tamang tanong, bakit? Yan, di ba? Dapat suriin natin yan. May naitulong ba ang ating pananalig? May naitulong ba ang ating pagsamba sa ating lumikha para maibsan yung katotohanan iyon? Wala eh. Nakatulong pa nga para lalong tumindi ang pagdurusa na nakakarami sa ating mga mamamayan. Huwag po kayong alis. Magbabalik po tayo.